here. Welcome back to my channel. And for today's video, I will be testing out two new products from the Sephora collection. Yung primer na kinuha ko, I've heard YouTubers talk about it, and it is the Sephora Smoothing Primer. It's really, really tiny, as you guys can see. Maliit na yung kamay ko, and mas maliit pa siya sa kamay ko. So I got this on sale. I will just put the price somewhere down below para malaman nyo kung magkano sila, because I forgot how much and I have to check the website. Ilalagay ko na lang siya sa screen. And the foundation, I've never really heard people talking about this, and this is the Sephora 10 Hour Long Wear Foundation. So ito siya, guys. Hindi siya 1 fluid ounces. Usually kasi it's 1 fluid ounces, and hindi siya 1 fluid ounces. It's just 0.84 fluid ounces, and they both come in glass bottles. Pareho silang may plastic cup, and pareho silang may pump, which is a plus. So medyo nagmamadali na ako kasi aalis kami, and so let's move on to the application of the products. So I'm going to use the primer. Here lang yung primer, wala siyang color. So, apply na natin. Ipapat ko siya sa pores ko. Kapag in-apply mo siya sa face mo, sobrang smooth niya. Siguradong maganda yung apply ng foundation niya nito kasi sobrang ang ganda niyang mag-glide sa skin, guys. So far, yung primer, na-smoothen out niya yung canvas ng skin ko. Sobrang ganda ng feel ng skin ko ngayon. It's so smooth. Magpapat lang ako ng konti pa. Lalo na sa smile lines ko. Mag-a-add tayo sa lines ko. Kasi yun yung problem area ko. And guys, na-smoothen out niya yung skin ko. Yung pores ko, medyo visible pa din. Hindi niya sobrang na-minimize, which is a bummer. Pero, na-smoothen out niya naman. So, tignan natin kung paano mag-glide yung foundation on top of this. Is, again, the Sephora 10 Hour Wear Perfection Foundation. So, half ng face ko, gagamitin ko ng beauty blender. And half ng face ko, gagamitin ko ng brush. Brush na gagamitin ko is this Bella PH brush. Ito na lang yung gagamitin ko ng brush. Ito na, nalagay ko na sa side na to yung foundation. Tignan natin kung gaano kaganda yung coverage niya. If matatakpan niya yung mga redness ko. May sugat pa ako dyan, galing sa pimple. We will see if kaya niyang takpan yung blemishes and all. So, I got the shade number 25 pala. Which is, it's a good shade match. That is with one layer, and as you guys can see, visible pa din yung blemishes ko. It's medium coverage, I believe. Hindi siya full coverage. By the way, na-release na yung lustrous correction. So, hinihintay ko na lang dumating yung pre-order ko dun. That will be sent maybe within the week, and you will see a review of that, of course. Hindi ko papalagpasin na i-review yun. So, I got a few products. Kinuha ko yung box set. Yung limited edition box set. And I added yung brow pencil and yung tint in the shade vermilion. Kasi yung isang shade doon yung raw. So, ayun. So, ito na yung half ng face ko using a brush. And you guys, as you guys can see, it gives off that natural finish. Hindi siya sobrang matte. May shine pa din siya. Hindi niya sobrang na-cover yung blemishes ko. Which I do like naman. Kasi parang mukha kang your skin but better type of look. And it's really, really nice. It blended easily. Madali siyang i-blend. Hindi siya nag-grab sa
blemishes ko so far so good. So half ng face ko ulit, we will be using a beauty blender. But it looks really nice so far. Siguro mas may konting coverage lang yung brush dahil syempre brush yun. Ito sponge, it kind of soaks up more product than what a synthetic brush would do. Pero it's nice. So far, it is nice. So, i-blend ko lang sila ng maayos with a sponge para mas magpantay yung finish nila. Kasi with a sponge, mas glowy pa siya. Kasi syempre, damp sponge yun. So, talagang ganun. So, i-papantay ko lang sila. Maglalagay na ako ng concealer and I will be baking. So, I will do what I normally do. Just taking the Maybelline Fit Me Concealer para hindi sobrang kapog yung coverage. Kasi, as you guys can see, kita pa yung blemishes ko. So, hindi ako magko-cover up masyado. I want this to be like more of a natural type of look. Magbe-bake ako kasi kagaya nga nasabi ko dun sa review ko sa BLK, lagi kong ginagawa yon. Lagi ako nagpa-primer before mag-foundation, lagi ako nagbe-bake. So, para maging fair sa lahat ng nire-review ko, ganun na yung gagawin ko. Just to, you know, be fair to the products. Kasi ganun naman yung ginagawa ko on a daily basis. Kasi dun ko talaga, dun ako komportable sa pagbe-bake. So, ayun. Ayun ko yung under eye area. So, i-bake ko lang yung alam ko talagang mag-oil up ako. Yung alam ko kung saan yung parts na mag-oil up ako, which is T-zone, dito. And binibake ko yung under eye ko to prevent the concealer from creasing. And yeah. I will also set my neck kasi nag-blend tayo ng foundation dyan and ayaw natin mag-slip and slide yung foundation kung saan-saan. So, ayan guys, na-set ko na yung face ko. I will just finish the rest of my face and I will be right back. So guys, I am back and this is the look that I came up with. It's really, really just an everyday peachy type of look. I really, really like it. Ito lang yung mabilisan na makeup look. So, I'm glowing and I'm bronzed up and I did use a bit of a blush and of course BLK lipstick in the shade I Love You. This is in the shade My Love pala. So, ayan guys. And yes, I'll try to do check-ins pero I will just be back at the end of the day to give my final thoughts. It's now 2:56 in the afternoon and siguro mga gabi na kami makakabalik. And so, I'll see you guys in a bit later. So guys, I am back. It is now 7:41 in the evening. I've been wearing this for almost 5 hours na. And tatanggalin ko na siya actually because I need the workout. Ang oras kasi ng workout ko is about 7, 8, 9 ganyan ng gabi. Yes, I work out at night, not in the morning. As you guys can see, ang ganda niya pa. And hindi pa ako oily to the point na I have to blot. I really love the oiliness that it gives. Not oiliness, I really love na yung shine ko, konti pa lang. And guys, can you see that? Hindi siya nagsettle. I know it's just been 5 hours, pero hindi siya nagsettle sa lines ko. For 5 hours, tapos ganyan pa lang yung oil. Ang ganda niya. I have foundations na kapag umabot na ng ganitong oras, they get so oily na hindi mo na kayang kontrolin yung oiliness. Na kailangan mo na talagang mag-blot. But this is like
your Korean dewy look on your skin. Sobrang ganda niya. Hindi na ako magbablot kasi tatanggalin ko na rin naman siya niyan. But you guys, I look at myself in the monitor and nakikita ko, it's just ang ganda-ganda niya sa skin, sa malapitan and malayuan. It looks so beautiful. Para sa akin, parang hindi ka mukhang naka-foundation. It's like your skin but better. It is not full coverage, pero I think it is buildable. And it has medium coverage right off the bat. May medium coverage siya. And then mabibuild mo siya into like almost full coverage. Pero hindi mo ma-achieve yung full coverage dito sa foundation na to. Claims to wear 10 hours. And sa nakikita ko, it will wear 10 hours or more. Kasi ngayon pa lang, andyan pa din siya. Hindi siya nagpulas. Hindi siya nagsettle sa mga lines ko. At saka guys, malalaman mong andyan pa yung foundation if yung bronzer, blush, and highlight mo nakikita pa. And guys, ayan o. Kita nyo naman, ayan pa yung bronzer ko, ayan pa yung blush ko, ayan pa yung highlight ko. So, nandito pa talaga itong foundation na to. Maganda yung shade selection nito guys. Super ganda. Wait, bubuksan ko yung Sephora app, ipapakita ko sa inyo. Ito yung itsura niya sa Sephora app. Yan. Yan yung Sephora Collection 10 Hour Wear Perfection Foundation. And ito, yan yung shade ko, 25 Beige. And guys, meron siyang 16 shades, so not bad for a foundation. And ito yung price niya, nakikita nyo ba? It's 1,066 pesos. Sorry, umuulan. It is 1,066 pesos, which is not a bad pricing for a foundation. Hindi siya sobrang up there in price, kagaya ni Fenty. I think I bought Fenty for 1,900. Hindi din siya Maybelline price point, which is drugstore. But it is in the middle. It is in the middle, which is not bad for a very good performing foundation. I will definitely use this and I will still try and test it more. Since 5 hours ko lang siya nasuot ngayon. But guys, so far, I really, really like this foundation. Galing kami ng mall, so definitely maraming lakaran. Lalo pa sale sa SM ngayon. So, I'm filming this at April 15. Sure na sale sa SM. It's a 3-day sale. Ngayon yung end ng sale. And sobrang daming tao na yung tipong nagfi-fit ako, sinusuot ko na lang. Ganon kadami yung tao. As in, yung sinusuot ko na lang kahit meron pa akong damit, pinapatong ko na lang siya para ma-fit. And ayun, tapos sobra yun nga, sobra dami tao. Tapos sobra, syempre, lakad dito, lakad doon. Pumila pa sa sobrang haba ng pila. Grabe. Yung haba ng pila is so overwhelming. Kaya talagang na-test ko din yung foundation na to kasi with all the lakad here, lakad there, dami ng tao. So, pag marami yung tao, ibig sabihin, mainit. Medyo mainit dun sa loob ng mall kahit may aircon. Kasi sobrang dami ng tao and sobrang haba ng pila. So, for me to accumulate just this oil na it looks healthy is impressive. I expected to look more shiny, pero hindi. It really looks good on the face. Mag-i-insert na lang din ako ng mini haul since galing kaming SM and these are like the makeup products that I got. Isisiksik ko lang kasi konti lang ilang items lang naman. First is this. I'm really excited that I got this. This is the Loreal Voluminous Lash Paradise. This is waterproof and it's the blackest black. Ito yung sinasabi na dupe better than sex mascara and sobrang similar nga naman na packaging niya kay better than sex mascara. So this is priced at 600 pesos as you guys can see, pero 500 lang siya nung na-punch. Hindi ko alam if
mali yung pagkakalagay, pero 500 siya na punch, tapos may discount pa kasi I'm an SM card holder, so ayun, may discount pa siyang 10%, so bali 450 na lang yung binayad ko para dito. Next item that I got is this Maybelline The Falsies Push-Up Angel Mascara. Ito na lang kasi yung natitirang mascara nila. Wala na yung Hyper Curl, wala na yung Big Shot. I was going to repurchase the Big Shot and the Hyper Curl, pero wala na. And I've never tried this mascara, so I'm excited to try this. This is 459 pesos, pero naka-sale siya, and ginamit ko yung SM card points ko, so bali 7 pesos na lang yung dinagdag ko para makakuha ng mascara ito. The item that I got is this Shawill Lipstick in the shade number 3. Ni-review to ni Ann Klutz sa channel niya. Nag-swatch siya nito. And isa lang yung kinuha ko kasi, guys, sobrang dami ko ng lipsticks and hindi ko na alam kung paano ko pa sila ipapahid sa lips ko. So, yes. And ito siya, guys. Ang ganda ng packaging. Aakalain mo bang Shawill to? And this is the shade. It is like a deep kind of shade. Ito yung ginawa ko kasi ito yung mga shades na gustong-gusto ko din namang sinusuot. So, I'm excited. Tsaka, oh my gosh, guys, magnetic siya. Bongga! This is priced at 228 pesos. So, not bad for a lipstick. Next I got is this. This is the Maybelline Super Stay Matte Ink in the shade Pioneer. Isa lang yung kinuha ko kasi ito lang yung color na na-attract ako. And this claims to stay for about 16 hours. So, we will definitely test this out. First time kung gagamitin to kasi nung first siyang na-release dito, nung bibilin ko na dapat itong shade na to, this same shade, wala nang stock. So, ngayon, meron silang stock. Good thing. And nakuha ko siya na 10% off dahil nga may card. Alam kong nilagay ko sa worst of 2017 yung Pink Sugar or Little Secret Concealer. Pero, I'm giving it another shot. Ito siya. This is 349 pesos. And ito yung hindi squeezy tube. Ito yung may doe foot applicator. And we will see if magugustuhan ko siya. If binago ba yung formulation or what. I'll definitely try this out. I repurchased my Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand. And I purchased the Maybelline Age Rewind Concealer in Medium. Kasi napansin ko kapag yung light yung gamit ko sa under eyes, puti siya. Sobrang light. So, hahaluan ko siya ng medium para hindi sobrang light tignan ng under eye ko. Also got this, the BYS Velvet Lips in the shade 16 Rosewood, and it is priced at 399 pesos. Also bought this Shawill Perfect Powder in the shade number 2002 rather. Ito, nakita ko lang siya kasi tumitingin ako ng yung LA Girl Brow Kit, kaso wala. Dark lang yung, I mean meron, pero dark lang, and hindi ko kailangan ng dark kasi balak ko na namang ipa-light yung buhok ko. So, pag nag-dark ako na brow kit, hindi ko din siya magagamit. Tapos, katapat kasi nun is yung sa Shawill. Ito siya, guys. Perfect siyang contour powder. Kita nyo ba yan? Perfect yung undertone niyang pang contour. Yan siya, guys. Sobrang perfect nung undertone niya. So, may sponge siya, pero sure na hindi ko gagamitin yung sponge kasi gagamitin ko tong pang contour. And guys, sobrang creamy and soft ng texture niya. So, we'll definitely test this out if I would like it. Yan lang, guys, yung mga binili ko today. And kaya sinama ko na lang siya dito para may mini haul tayo. And
ayun guys, I've worn, so ngayon, 8 na, saktong 8 na, so 5 hours ko na nga siyang suot guys, and I love this foundation. So far, gustong gusto ko yung foundation na to. It's long wearing. It stays beautifully in your skin as in, siguro kahit mag-blot lang ako ng konti, pwede na akong rumampa ulit, pero hindi ko magagawa yun kasi kailangan ko nga mag-workout. Ito, si primer, it's really nice. I think nakatulong si primer para hindi mag-settle yung foundation sa lines ko. So, I will definitely test this out with different foundations. And it claims to be mattifying. Ayun pala, nasa likod. Yan. Ayan, nasa likod. It claims to be mattifying as well. Baka nakatulong din to para hindi agad mag-oil up yung foundation. So, I will definitely, definitely try this out with different foundations. Tapos, ito, I will definitely test it out with other primers para tignan natin if yung longevity niya pa dahil lang sa primer na yon or kahit sa ibang primers, mag-work siya. But so far, it's really nice. Ayan, oh, kitang-kita pa yung blush bronzer ko. I really, really love the combination of this two so far. And ito may kamahalan for its size. I think it's 700 plus. Nabili ko siya kasi nag-sale to. Umabot lang siya ng 500. 503 yata. Kaya kinuha ko na siya. And I've been dying to test this out kasi nakita ko siya kay Simply Rays. And ito, I've never heard anyone talk about it. But nakita ko siya. So far, itong dalawang to may thumbs up sa akin kasi sobrang ganda nila sa skin, guys. I really, really love my skin. I will definitely use this again. So, ayun, guys. Again, gustong-gusto ko silang dalawa. So, if you wanna try this, then just head on to Sephora's website and place your order. And if na-try niya na to, then please comment down your experience, guys. So, yeah. That's it for this video, guys. If you like this video, then please give this video a big thumbs up. And click that subscribe button down below to be a part of my family. Also, if you want to stay updated whenever I post videos, then please hit the notification bell sa tabi ng subscribe buttons para lagi kayong updated sa mga future uploads ko. Thank you so much for watching and I will see you on my next video. Bye!